Umarangkada na po naman kahapon ang tatlong linggong military exercise sa pagitan po ng Pilipinas at ng Amerika sa Fort Magsaysay sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Higit 3,000 Pilipino at Amerikanong sundalo ang kasama sa pagsasanay na sa sentro sa pagbabantay sa mga teritoryo sa bansa. Tiyempo ang pag-uumpisa po ng joint military drills sa pagkontra naman ng China sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan po ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pero ayon sa ating armed forces, malaki ang may tutulong ng mga pagsasanay na ito para palakasin ang kakayahan ng ating militar. Developments in the region in the recent months have given the Philippine Army cause to shift its focus from internal security to territorial defense. This has also given us the impetus to develop our alliances and our partnerships with like-minded nations. Sa panayam po naman ng programang ito, nagbabala po si dating National Security Advisor Clarita Carlos sa pagiging mas agresibo ng China sa West Philippine Sea. Hindi raw kasi pwedeng patulan basta-basta ang mga pag-uudyok na ito ng China dahil posible itong mauwi sa mas matinding konfrontasyon. Dapat white to white, Coast Guard, no? Civilian. Pag ginawa mo siyang blue, nag-involve ka na ng military. Ang sagot dyan, Navy din natin. Navy to Navy, tinaas mo na ang level ng, in-escalate mo na yung conflict. Kanya nga, pababain natin yung temperatura dahil kitang-kita naman na nagre-react ang China sa mga nangyayari sa ating defense and security architecture. So, wala namang alternative dyan, Ted. Alam mo na yung alternatibo, hindi ka tanggap-tanggap. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.